Wagan po, no? Now I am 40. My husband now is looking for 24 years old, okay? Luto tayo, kahit tatlo lang po ito. At kailangan lang po natin ng celery. Kailangan natin ng carrots, ikat lang natin sila, hugasan. Kailangan din natin ng onion, garlic, at saka bell pepper. Yung bell pepper na ginamit ko dito mga loves is yung ano siya, sweet bell pepper, hindi yung sobrang laki. Hindi naman din siya kailangang lagyan nito kaso marami ako sa refrigerator. So nilagyan ko na siya para man may magdagdag lasa at aroma. Masarap kasi ito at mabango. Kunti lang po yung mga kinakat ko dito na mga ingredients kasi tatlo lang po yung buto ng ating beef. Yun, ito yung leftover na kinat ni Mister na prime rib. At yun, sayang naman kung hindi natin lulutuin. Masarap din kasi ito. At yun, pina-fry ko lang siya mga loves. Both sides and yun. After sa pag-fry noon, nilagay ko na yung mga sangkap doon sa same oil lang kung ano yung nilulutuan natin sa ating beef. At yun, nilagay ko na din yung na-cut natin kanina, yung carrots, celery, and kailangan muli rin ng 2 teaspoon of tomato paste and lagyan mo ng 2 tablespoon of flour mga loves. I-mix mo lang siya and after that, lagyan mo ng kahit anong red wine na gusto mo. So yun, nilagay ko na yung kung ano yung natira na red wine at kailangan mo din ng beef broth, no? Kasi yun yung pang tubig natin. And then, dinagdagan ko pa siya ng extra tubig, isang yung coffee, mug ko, yun. At para naman hindi siya pure beef broth at saka wine. Yun lang mga loves and kailangan na nating ilagay yung ating beef after mixing, no? Kasi nga, para naman lutuin natin, kailangan talaga siya ng maraming mga sauce or tubig, no? Para maboil natin siya ng matagal at mag-tenderize yung karne doon sa kanyang buto. Kahit konti lang yung karne niya, pero maganda talaga siya kapag sobrang lutong-luto na. At pagkatapos nito, dahil wala tayong mga fresh na mga ganitong dahon, nilagyan ko siya ng parsley, konting oregano, and then nilagyan ko rin siya ng bay leaves, no? At yun, imimix-mix mo lang siya, and then iboil mo siya ng matagal dyan, hanggat kailan kung gusto mo yung mga pagkukunti na yung tubig niya. And then, nilagyan ko siya ng tuyo, yung parang nagwala na masyadong tubig. At nilagyan ko din siya ng oyster sauce, very konti lang. At ito mga loves, konti lang talaga. Nilagyan mo din siya ng paminta at konting asin. At tikman-tikman mo lang yun, maulan sa labas, grabe. And then, i-preheat mo pala yung oven for 345. At pwede din mga 325. At yun na siya, nilagay ko siya sa yung lutuan na pwedeng malagay sa oven. Then na-transfer ko lahat doon. At doon ko siya nilalagay sa ating oven for how many minutes, no? I think almost an hour ito, iniwan ko siya sa ating oven para naman sobrang, you know, mag-thicken pa siya. And then yung karne niya, sobrang tender na, no? I-check mo na lang siya palagi mga loves at kailangan mo siyang i-cover, no? Para hindi siya magsobrang dry, mag-moist pa rin siya. And of course, kailangan din natin magluto ng rice kasi masarap. So yun, tapos na yung ating mga loves, diba? Ang sarap niya mga loves. Oh my goodness. And then vegetables. Pour it in here like that. Sauce. Yup. Oh my God. Magustuhan ito ni Mister ba? Masarap ito pag may mashed potato. Paborito pa naman ni Mr. Mashed Potato. So, fights na yan. This is for tummy. 2 bone. Oh! Oh my goodness. Tignan niya yan. Ang sarap. Look. Yung sa likuran sa dito, yung likod dito, puro siya yung parang yung skin ganit niya nga white, yun siya. So kaya puro siya, mahirap siyang kainin.
At ayaw ko humain ng mga taba-taba ng beef. Masarap siya, sugba. Look, taba. Diyan sa Pilipinas, sobrang init. Dito sa Amerika or sa New York, sobrang ginaw. Iwan ko mga loves, spring na. Pero ito, nag-snow sa umaga at ito si Miria nalulukad dahil sa sobrang ginaw. Anyway, so ngayon meron kaming lakad ni Tami pagkatapos ng aming appointment. Magpunta kami sa grocery store. Kasi gusto niyang bumili, mag-add siya. Ay, lukuhin nga natin itong asawa ko. Tingnan niyo, magagalit ito. Dahil 40 na ako, lukuhin natin ito. Baya, tingnan natin. Panawagan po, no? Now I am 40. My husband now is looking for 24 years old, okay? Register. Nagalit siya. Nagalit. He's mad. I'm just joking. I know you don't replace me. You cannot find another woman like me. You can. I'm the perfect annoying one, right? Loves you so much, annoying at the same time, but love you very much. And if you are broke, I will still love you. We are almost broke anyway. We are broke. We're out. Yeah. Tommy, when I meet Tommy, he doesn't have any savings, my loves. You're wealthy, love. He is wealthy. He has a big heart. That's the thing about him. He really is. Only worth as much as you can do for other people. Okay, my wife thinks she knows everything, and every time I tell her something, she's like, "Well, I only been here a little while, or I don't speak really good English. She's just making fun of me." But every time, everything else is like, "Don't tell me I know." I know. That's not true. See, already she knows it's not true. Bit look. So now we're going out, pick up stuff for my wife's birthday, because it can't just be king crab, it's got to be other stuff too. So we got to get like at least a little snack, junk food. We have a lot of junk food. For people to pick on when they come. What people? It's only two people, honey. It's not crazy. And we have a lot of junk food in the house. Mm-hmm. We have. It's not even open yet. Yeah, well, I want to make sure to get like something fresh. The other ones I can use for snacking myself, but I don't want to give people like So yun mga loves, tapos na kami doon sa una naming pinuntahan at andito na tayo sa tindahan kung saan ni paborito ito ni Mister. Tara, samahan natin siya. Oh, this is getting smaller. How many are you doing? This is tindahan. Oh, this is the one. Different one. Lobster, I guess that's the one. They don't like that much. Turkey? Turkey don't have. Not much in that. Yeah, it's very good. I'd rather just buy what you're good for. Tignan nyo naman ito mga paninda nila mga loves. Meron silang different kind of sandwiches. Pero ang mahal, no? Grabe, pwede naman ikaw gumawa nito mga loves. Salad, kamatis at uno pang mga cold cuts na nilagay nila. O $7 yan. At ito mga loves, o simple lang ito. Pero ang mahal. Tignan nyo. At ang pangit pa. Pwede man ikaw makagawa ng maganda pa. Tuna salad and then bread. O diba? Nasa $4.99, $5 na yan. At itong deviled egg na ito is $9. Ang mahal, grabe. Oh, you get a lot of cold cuts, huh? Ito na naman siya, mga loves. Kuha na naman daw siya ng crackers, no? Alam nyo ba na ang daming crackers sa bahay? Itapon ko yun. Kasi nga ito, every time na magpunta sa bahay, bilis siya ng marami pa. So, itapon ko yung iba. Kasi sayang naman doon lang, wala na, hindi magagamit. Sira lang. Let's get regular, not there. I don't know, sour cream on it. Looking for my bread for... Oh, it's right here, the Italian.
the Italian one. Wala kaming makita ng yung aking gusto. Yung aking gusto is wala dito. Did you notice something? It's not here. I didn't have the bread I like. Wala yung bread na ano. Bago natin makalimutan, kailangan natin ng lemon kasi para sa ating crabs, no? Of course, kailangan talaga ito. Importante. And then, buti na lang din meron akong naalala dito ang garlic. Tingnan nyo naman yung grapes, mga loves. O, diba? Ang mura. $2.69. At ang dami na, o, diba? At ang ganda ng ano, broccolini na ito. Grabe. Tuloy. $11. Garlic. At yun, finally, oh, nakalabas na tayo at ilagay na natin ito sa sasakyan, mga loves, at uuwi na tayo sa bahay. Ang ginaw, mga loves. So yun, at pagkatapos, mga loves, nilabas ko lang ito sa grocery bag ang ating mga nabibili kasi kailangan talagang ilagay yung mga kailangan ilagay sa ref, no? Kasi masisira kasi yung bahay, yung temperature sa bahay is mataas-taas, no? At ang daming cold cuts pala na talagang na itong si Tami talaga. Sabi ko sa kanya, dapat mag-diet na tayo dong, lalo na ikaw mahilig sa mga cold cuts. Ang dami, no? At hindi naman yan mora, mga larbs. At paminsan kasi, sinong hindi maluloko, ay nako, masisira na, mga loves, saan papunta, sa basurahan. Meron akong issue sa inyo, mga loves. Itong asawa ko, kahit hindi talaga niya kailangan, pag ma-excite yan siya at gutom-gutom konti, bibilhin talaga niya kung ano yung nasa utak niya na makakain niya, isahang kain lang. O, diba? Ganyan. Kaya, maparami talaga yung bilhin niya kahit dahil ya sa utak niya, mga loves, no? Kung anong naiisip ni Mr. sa tindahan, yun yung bilhin niya, of course, no? Pagkatapos, hindi pala niya gusto or hindi pala siya gutom. At yun, busy na naman si Mr. mga loves sa kausap niya kasi palagi na naman niyang may kausap kasama niya sa trabaho. At yung mga pinagagawa ko sa refrigerator, nire-arrange niya agad. Insulting talaga itong asawa ko. But anyway, okay lang yan. Pagkain naman niya yun, no?